Hi guys, it's Evan here and welcome back to our YouTube channel. So bago tayo magsimula guys, gusto ko lang kayo kamustahin. I know it is a holiday season na. So medyo bumibisi na rin tayo kaya napapadalang na naman yung pag-upload natin ng video. Kasi alam nyo naman, kapag gantong mga bear months or papuntang December month is super hectic na ng mga schedules natin. So anyway, in today's video guys, gagawa na naman tayo ng panibagong product review. And this product guys is from the brand Bubbles. So ang gagamitin natin product guys is itong Bubbles Hair Botox Original 70% straight effect for damaged hair. So itong hair botox original na gagamitin natin guys is meron siyang 70% straight effect para sa mga damaged hair, and also meron siyang keratin fill up. Tapos yung direction guys, kung para natin siya gagamitin, is nakalagay naman sa may pinakaibaba. And also, itong nakuha natin is 1,000 ml. By the way, yung owner ng product na to guys is si Ma'am Lala or Alru Garcia Bonifacio. Ayan yung kanyang Facebook account. So kung gusto niyo umorder guys, pwede kayo mag-direct PM kay Ma'am Lala or kay Ma'am Alru. Ilalagay ko na lang din sa may screen or ipapop up comment na lang sa may screen kung meron siyang Shopee account or anything na pwede ninyong pag-purchasean or kung meron siyang Lazada. Anyway, yung mga product ni Ma'am Alru or itong brand na mismong Bubbles is marami siyang variant. Meron tayong klaseng hair botox original with 70% straight effect for damaged hair. And meron din tayong hair botox plus 80% straight effect for bleached hair. And meron din tayong hair rejuvenating for sensitive hair, which is infused with argan oil. Tapos meron naman tayong Brazilian blowout 90% straightening effect, frizz reduction with keracollagen formula. So ayan lahat guys yung pinaka product ng brand na Bubbles. So ilalagay ko na rin sila lahat sa may screen. Anyway, ilalagay ko na rin sa may description box guys kung saan ninyo siya pwedeng i-purchase o yung link kung saan tayo pwedeng mag-direct purchase and kung ano-ano din yung pinaka price ng bawat variant ng brand na to. So ito yung product guys na na-receive ko from Ma'am Alru. By the way guys, wala po akong binayaran sa pag-receive ko po ng product na to. Pero it doesn't mean na mag-sugarcoat tayo ng ating review. Syempre as always, honest to goodness pa din tayo pagdating sa pag-review ng mga product. And if you are wondering guys, yes, ito pong nakuha ko kay Ma'am Alru is yung wala pa pong label. Kasi nung time na to guys, ginagawa pa lang po yung pinaka magiging label ng kanyang mga pinaka product. Pero meron naman po akong copy ng pinaka label nitong pang Brazilian or pang Botox na napunta sa akin, which is ilalagay ko na lang sa my screen. And also as you can notice guys, itong product na na-receive ko is parang medyo bawas siya. I don't know if it's about the packaging dahil tumapon or baka dahil sa delivery or something, hindi ko alam. Pero I'm not complaining kasi at least nakakuha ko guys ng pinaka pang sample size ni Ma'am Alru para na rin magawa natin siya ng review. Anyway, ito yung ating magiging model in this video guys. And if you are wondering, yes, siya po yung naging model natin sa ating nakaraang review ng Soft and Care Brazilian Keratin Botox. So ayan na po yung pinaka-hair niya. And as you can see from yung hair niya dun sa previous na hindi pa natin siya nagagamit as model, is mas naging okay na ngayon kahit papaano yung kanyang hair. Hindi na siya ganun ka super buhag-hag. Pero you can also notice guys na meron na siyang natural wave or lumabas na yung kanyang mga natural wave. And this is perfect para na rin makita natin kung talagang totoo nga yung claims nitong product na to sa kanyang straightening effect. Alright guys, so this is the product itself. As you can see, nakasilpa siya talaga siya guys nung na-receive ko siya. And also, gusto ko rin yung kanyang packaging kasi very sturdy siya. And ito naman yung kanyang consistency guys nung nilagay ko na sa may pinaka mixing bowl. And yung color din niya is parang mint green. According sa kanya consistency guys, medyo runny po siya compare sa ibang natin pang Brazilian, pero that's okay para na rin madali siyang i-apply sa strands. So ayun guys, nakapag-prep na kami ng hair ng ating model and sinampo namin siya guys para matanggal na rin yung excess dirt and oil para mas kumapit yung pinaka-product na gagamitin natin sa kanya. And reminder lang, kapag gagawa kayo guys ng Brazilian or magba-Brazilian service kayo, is it is better na i-prep natin yung hair or shampooin mo natin bago tayo mag-start. So papatuyuin lang natin to guys nung 80% yung di masyadong tuyong tuyo, then tsaka tayo didiretso sa pag-apply. So dahil ready na yung hair guys, magsimula na tayo mag-apply. And as always, wear tayo ng mga pang-protection, which is gloves, tas yung mga ear cap, ganyan. So ayan, magsisimula na tayo guys mag-apply. As always, nag-i-start ako sa may pinaka-nip area, working yung layers papunta sa may pinaka-itaas. And reminder lang guys, it is in optional. For me kasi is hindi na ako naglalagay ng pang-Brazilian sa part ng hair na virgin hair or yung regrowth. Only doon lang sa part ng naka-bleach at yung merong pang-kulay.
When it comes sa smell naman guys, mabango talaga siya. Para siyang candy nung mga kinakain natin nung bata tayo, which is I know na very familiar siya sa atin. And naamoy ko rin na meron talaga siyang formaldehyde, which is very questionable kasi this is hair botox. And normally hair botox guys is non-chemical treatment. So siguro yun na rin yung reason kung bakit meron siyang straightening effect. Also, tinanong ko si model guys kung meron ba siyang naramdaman na mahapde or masakit ba sa ilong yung amoy habang ina-apply sa kanya yung pinaka-product. And dahil nasa open area kami guys, so far, hindi naman siya masakit sa mata and wala naman kaming naaamoy na matapang or kagaya nga ng mga ibang pang Brazilian. And maybe dahil na rin nasa open area kami guys. Another thing guys is kapag tumatagal na siya sa hair, napansin ko din na parang nag-change yung smell. Medyo nangangamoy maasim din siya. But that's okay kasi baka hindi natin alam is parte siya ng pinaka-formula. So applyan ko lang siya guys, tapos ibababad lang natin siya ng almost 45 minutes to 1 hour max. And then babalik tayo kapag tayo ay magbo-blow dry na. After natin guys, mababad yung pinaka-hair, diretso tayo sa pag-blow dry. Sa pag-blow dry naman guys is huwag na sana tayong gumamit ng sobrang init. Yung katamtaman lang na matutuyo yung pinaka-hair ng ating model or client. And then this part guys is pinatuyo ko lang siya ng 100%, tapos diretso agad kami sa kanyang pag-a-iron. Sa pag-blow dry naman guys, napansin ko naman na hindi naman siya ganun kausok. Hindi kagaya ng mga ibang pang Brazilian na talagang mausok siya kapag bina-blow dry pa lang. Ito naman guys is hindi siya masyadong mausok. And yun nga, hindi pa din siya masakit sa ilong, definitely. I also noticed guys na medyo napadali ko din yung kanyang pag-blow dry compare sa mga iba kong nagagamit na pang Brazilian. And also it is a plus thing kasi sa mga gantong treatment na hindi binabanlawan is matagal talaga siyang matuyo. In this part guys, magpa-plancha na tayo. Ang ginamit ko lang na heat is 180 degree guys kasi itong model natin is naka-bleach siya. And sa pagpa-plancha naman, sinimulan ko yung layers papunta sa may likuran hanggang sa makarating ako sa may pinaka-itaas. Habang pinaplancha ko naman ang hair ng ating model, I also noticed guys na hindi siya ganun kausok, hindi kagaya ng mga ibang pang Brazilian. Ito guys is hindi siya ganun kausok. And tinanong ko rin si client kung ano ba yung naramdaman niya or kung ano ba yung mga na-experience niya habang pinaplancha natin yung kanyang hair. Hindi siya masakit sa mata or sa ilong. Definitely siguro dahil din nasa open area kami. Pero ayun nga, that's also one thing na talagang napansin ko is hindi siya ganun kausok. And when it comes naman sa performance ng gamot guys, sa plancha niya is smooth naman siyang planchahin, hindi siya yung parang nagpa-powdery or parang magaspang. So ito na po yung pinaka-finish procedure po nung ginawa nating pag-treatment sa ating model. What do you think? Actually, this part guys is medyo natuwa ako kasi kanina no, habang pinaplancha ko siya parang medyo hindi siya ganun ka-shiny. Pero yung pinaka-outcome niya is nagulat ako dahil shiny din naman pala siya. So antayin natin to guys na makapagbanlaw, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung naging resulta ng kanyang hair. Alright guys, so ito na po yung result nung after 3 days nung ating naging model. So as you can see guys, ayan siya yung pinaka result. Pero bago tayo mag-judge guys, is balik muna tayo kung saan nanggaling itong pinaka hair nung ating naging model. So ito yung pinanggalingan ng hair guys. Actually meron siyang natural wave dyan kasi yung hair ng ating model guys is hindi naman talaga to straight and virgin hair din siya, tas na bleach lang. So ayan yung kanyang pinaka band ng kanyang hair. Ayan, hindi siya super straight talaga. And if you could touch it guys, medyo dry na din or hindi na siya yung soft talaga na kagaya ng mga ibang hair. Eto guys, dry na siya sa feeling, especially kasi nga naka-bleach tong hair na to.
And then ito naman guys, yung pinaka naging result nung napaliguan na yung hair after magamitan or after nating i-hair botox. Before anything else guys, gusto ko lang sabihin na hair botox po ang ginamit natin sa hair ng ating model and hindi po pang Brazilian kasi magkaiba po ang hair Brazilian at ang hair botox, which is itatopic natin at pag-uusapan po natin. Ang hair botox guys is a non-chemical treatment po. Hindi po siya kagaya ng Brazilian na ang Brazilian is chemical treatment. Also, ang hair botox guys is hindi po talaga siya nakaka-straight dahil this is a form of like super powerful na mga hot oil or hair spa treatment. Parang ganun po yung level niya na mas pinaganda. Kagaya din ng mga pang hair care or like mga hair spa or hot oil, this hair botox guys is hindi po niya na-change yung pinaka inner texture ng ating curl na hair or wavy na hair. So natural lang po siya and ang pinaka-effect po talaga niya sa hair is parang pinapalambot po niya at ginagawa talaga niyang healthier yung look ng ating hair. So dahil nga nakita natin na sa after 3 days wash ng hair ng ating model is medyo na-straight siya at nawala yung kanyang mga wavy-wavy, it is because guys, this hair botox is meron po siyang keratin fill up. So meron po siyang mga ingredients ng keratin, which is isa po doon is yung pinaka-formaldehyde. And as we all know guys, ang formaldehyde is yun po yung isa sa mga treatment na nagagamit na at natin na nagpapastraight talaga nung hair. Kaya naman itong hair botox na to guys is meron siyang 70% na straightening effect, which is I do agree because as you can see sa may result, hindi naman talaga siya 100% straightening effect. Ganito po yung itsura for me ng 70% na straightening effect. When it comes naman sa may pinaka-performance ng gamot guys habang ina-apply natin sa hair, wala naman ako naging problema, everything is smooth naman hanggang sa pag-a-iron and sa pagpuplansya. And actually, pagdating sa pag-a-iron guys, is medyo napadali nga ako compare sa ibang mga treatment na hindi binabanlawan na nagamit ko. Pagdating naman sa may pinaka-claims na itong pinaka-brand na to or pinaka-pang-hair botox na to, I do agree guys and yun yung nagustuhan ko dahil very transparent sila. When they see 70% effect, you will definitely get the 70% straightening effect. And pagdating naman dun sa may sinasabi nilang keratin fill up, I do agree din na meron talaga siyang keratin fill up kasi nga if you guys can use this, talagang masasabi nyo na para din siyang pang Brazilian or halos parang wala silang pinagkaiba sa pang Brazilian kasi pagdating nga sa may smell is kagaya lang din to guys ng mga pang Brazilian or pang keratin na merong formaldehyde. Pero when it says na for damaged hair, I definitely not agree kasi as you can see, yung pinakadulo ng hair ng ating pinaka-model is, ayun nga, medyo walang nagbago masyado. And also guys, I wanted to inform you na yung dulong hair ng ating model is matigas na talaga yan dyan siya. So nung nabanlawan naman siya guys, medyo lumambot naman siya pero hindi talaga siya yung totally na-cure. So kung gagamitin nyo siya guys sa may pinaka-damage talaga na hair like yung mga nasunog talaga, I think medyo mahihirapan kayo guys or baka medyo ma-disappoint kayo. Pero kung gagamitin nyo siya guys sa mga hair na you know medyo frizzy, dull and super dry, yes I do agree na mag-work ito sa inyo. Pero for me, this is perfect guys para i-pair sa mga rebonding service natin or kunyari, meron tayong client na gusto magpa-treatment kasama ng rebond and hair color. I think this will work. For me, feeling ko mas mapapahealthy pa niya yung look ng magiging service natin kapag ito yung ginamit natin sa mga ganong klase ng hair. Pero pagdating sa mga damaged hair guys, hindi ko siya mare-recommend. For its price guys na 650 pesos for 1000 ml and 380 pesos for 500 ml, this is a best buy for me na treatment. Kumbaga panalong panalo na tayo guys sa gantong pricing or should I say para siyang pangmasa na pricing kasi hindi nga naman siya ganun kamahal and hindi siya kagaya ng mga ibang product na overpriced or sobrang pricey pero you can get the same effect lang naman kagaya sa mga ibang murang product. So this is the moment of truth guys, if you're gonna ask me if Bubble Hair Botox Original is a hit or I miss, definitely guys, for me, this is a hit and this is worth our coins kasi nga naman guys, yung pagiging transparent pa lang nila sa kanilang mga claims is the thing that I love and also guys, dahil hindi rin sila ganun ka-pricey at talaga namang affordable guys ang kanilang mga product. So again guys, all the review and the thoughts that I have been said is based on my own experience using this product. Pero syempre, it is better pa rin guys na itry nyo yung product para na rin malaman nyo to yourself kung talaga bang okay siya para sa inyo or worth ba nito yung pera ninyo. Pero for me, this is a big hit.
So that's it for today's video, guys. Yung link kung saan ninyo pwede siyang bilhin, ilalagay ko na lang sa may description box and yung pinaka pricing niya. I hope you found this video very interesting and helpful. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you guys on my next videos. Bye!